Sabi nga nila, ang ating ina ang nag-iisang tao sa buhay natin na hinding-hindi napapagod umintindi, magmahal at mag-alaga. Lagi siyang nandyan kahit pa ilang beses mo pa siyang talikuran. Nandyan lang siya upang patuloy kang mahalin. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Mahal na mahal ni Miranda ang kanyang nag-iisang anak na si Nathan. Dumating siya sa buhay nilang mag-asawa sa panahong hindi nila lubos na inaasahan. 38 taong gulang na si Miranda noong ipinagbuntis niya si Nathan matapos ang napakaraming beses na pagdarasal at pagbisita sa mga doktor. Noong maipanganak niya na si Nathan ay dito na umikot ang kanyang mundo. Madalas dapuan ng sakit ang bata kaya dito na lamang nakatuon ang kanyang atensyon. Dahil nag-iisang anak kaya ingat na ingat siya rito. Sinusuportahan naman siya ni Paul ngunit sa paglipas ng mga taon ay hindi na malaya ni Miranda na napapabayaan niya na pala ang relasyon nilang mag-asawa. Unti-unti na rin nagbago si Paul. Madalas ay late na siyang umuwi at kung minsan pa nga ay lasing na lasing siya. Inamin niya kay Miranda na mula nang ipinanganak si Nathan ay parang nawala na ito ng oras sa kanya. Hinahanap-hanap niya ang pagmamahal at pag-aalaga nito. At dahil hindi iyon na ibigay ni Miranda kaya nahanap niya ito sa ibang babae. Sa huli, iniwan niya si Miranda at Nathan para sa kanyang kabit. Sinikap ni Miranda na magpakatatag para sa kanyang anak. Ang tanging nasa isip niya noong mga oras na iyon ay papaano na ang kanyang anak. Papaano niya sasabihin na iniwan na sila nito? Mula noong araw na maghiwalay sila ay hindi na muli pang bumisita o tumawag si Paul dahil mayroon na siyang anak sa bago niyang asawa. Ibinigay ni Miranda ang lahat ng kanyang makakaya upang mapalaki ng maayos ang kanyang anak. Mabait at matalino si Nathan. Naiintindihan niya rin na iniwan na sila ng kanyang ama. Pinagbutihan niya ang pag-aaral at sumali rin siya sa martial arts classes upang maibaling sa iba ang kanyang atensyon. Ipinag-alala ni Miranda ang bagay na ito dahil natatakot siya na lubhang masaktan ang kanyang anak pero sa huli ay pumayag na rin siya. Naisip niya na baka ito na ang paraan para hindi maging sakitin si Nathan. Bukod pa roon ay hindi na ito masyadong mag-iisip tungkol sa kanyang ama. Noong makapagtapos ng high school si Nathan ay mas pinili niyang mag-training sa army kaysa mag-aral sa kolehiyo. Taliwas ito sa kagustuhan ng kanyang ina. Araw-araw na lamang nag-iisip si Miranda kung ano na ba ang nangyari sa kanyang anak matapos niyang malaman na nadestino pala ito sa bansa kung saan may gera. Mabilis na lumipas ang 10 buwan. Isang umaga ay nakatanggap si Miranda ng tawag at ayon rito, gagawaran ng medalya si Nathan dahil sa kanyang kabayanihan. Subalit bago iyon, kailangan niya munang magpagaling sa ospital dahil sa mga sugat na kanyang tinamo. Noong mga oras na iyon ay dali-daling nagtungo si Miranda kung nasaan si Nathan. At laking pasasalamat niya dahil hindi nalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang anak. Mayroon itong malalim na sugat pero gagaling naman ito. Kailangan lamang ng tamang gamot at alaga. Halos hindi na umalis ng ospital si Miranda. Palagi lamang siyang nasa tabi ni Nathan lalo na kung gising ito. Sinusubuan niya ito ng pagkain at pinupunasan. Noong tuluyan nang gumaling si Nathan ay pinalabas na siya ng ospital, ginawaran ng medalya at binigyan na rin siya ng pensyon. Matapos noon, napagpa siya ni Nathan na mag-aral sa kolehiyo. Nakagraduate naman siya at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa malaking kumpanya. Sa pagdaan ng mga taon ay nakilala niya si Laura. Noong ipakilala niya ito sa kanyang ina ay naging maayos naman ang lahat. Gustong-gusto ni Miranda si Laura dahil mabait ito at disenteng babae. Noong maikasalang dalawa, kaagad sinabi ni Miranda na mas makabubuti kung tumira muna ang mag-asawa sa bahay niya. Total ay mag-isa lamang naman siya roon. Isa pa, sayang naman ang ibabayad nila sa renta. Pwede nila yung ipunin pambili ng sariling bahay. Naging maayos naman ang lahat. Si Miranda ang naglilinis ng bahay. Nagluluto ng almusal, tanghalian at hapunan dahil parehong nagtatrabaho ang mag-asawa. Lumipas ang isang taon ay nabiyayaan ng anak si Laura at Nathan na tinawag nilang Rafael. Mula noong ipinanganak si Rafael ay talagang hands-on si Miranda sa pag-aalaga ng kanyang apo.
Nagpagawa rin siya ng crib sa loob ng kwarto para pwede niya itong itabi sa pagtulog. Ngunit hindi nagtagal ay parang nakaramdam ng pagsiselo si Laura at sinabing mukhang nagiging overprotective si Miranda sa kanyang apo. Lalo pang lumaki ang pagkainis ni Laura sa kanyang biyana noong mag-aral na si Rafael dahil ito ang naghahatid sundo sa kanya sa paaralan. Palaging silang magkasama dahil si Laura at Nathan ay nasa trabaho. Dahil sa kanyang edad, nakakaramdam na si Miranda ng iba't ibang sakit pero kinakaya niya ito. Lihim rin siyang nagtutungo sa ospital para magpa-check up dahil ayaw niyang mag-alala pa si Nathan sa kanya. Dahil hindi na matiis ni Laura ang pagkainis sa kanyang biyanan, sinabi niya kay Nathan na mas mabuti sigurong dalhin na lamang nila sa nursing home si Miranda. Noong una ay ayaw ni Nathan sa ideyang ito, pero hindi nagtagal, unti-unti rin siyang pumayag. Ayon kay Laura, kapag nasa nursing home na si Miranda ay mas maaalagaan siya roon dahil mayroong nurse at mga kapwa niya matatanda na pwede niyang makausap. Dahil sa paulit-ulit na pagkukumbinsin niya kay Nathan ay pumayag na rin ito. Na-realize niya na tama naman ang kanyang asawa. Mas maaalagaan ang kanyang ina at hindi na ito mai-stress pa kapag naroon na siya sa nursing home. Total ay palagi rin naman silang wala sa bahay dahil sa trabaho nila sa opisina. Isang umaga, masinsin ang kinausap ni Nathan ang kanyang ina tungkol sa bagay na ito. Paliwanag niya, mayroon na silang nakita na retiring home na talaga namang maganda ang ino-offer na services at benefits. Sa katunayan ay si Laura na ang nakipag-usap at nag-ayos ng lahat ng mga kakailanganing dokumento. Hindi maiwasang magalit ni Miranda nang marinig ang bagay na ito. Pero sa kabila noon, mas pinili niyang tumahimik na lamang. Sinabi niya rin kay Nathan na okay lamang iyon kung yun ang sa tingin nilang makakabuti. Noong araw ding iyon ay inimpake na nila ang mga gamit na dadalhin ni Miranda. Pinuno lamang nila ang isang maleta at matapos noon ay isinakay na ito sa kotse. Noong papaalis na sila patungo sa nursing home ay napansin ni Miranda na nakalimutan na naman ni Nathan ang kanyang jacket. Palagi niya na lamang itong naiiwan kahit pa noong nag-aaral pa siya. Dahil nasa dulong bahagi ng bayan ang nursing home kaya halos isang oras din ang kanilang biyahe. Habang nasa sasakyan ay parehong walang imik ang mag-ina. Noong makarating sila sa lugar ay binuksan ni Nathan ang pinto. Tinulungan niya rin ang kanyang ina na ibaba ang maleta nito. Pinagbastan lamang ni Miranda ang kanyang anak nang muli niyang maalala ang jacket. Anak, ilang sandali na lamang ay babagsak na ang ulan. Ito nga pala ang jacket mo. Palagi mo na lamang itong nakakalimutan. Alam mo naman na madali kang dapuan ng sakit. Noong mga sandaling iabot ni Miranda ang jacket ay biglang napatigil si Nathan. Isa-isa niyang naalala ang lahat ng mga ginawang sakripisyo ng kanyang ina mula noong bata pa siya. Mga panahon na mayroon siyang sakit at hindi na halos makakilos. Mga sandaling malungkot siya at hindi na alam kung ano ang susunod na gagawin. Mga panahon na tanging ang nanay niya lamang ang karamay niya at handang umintindi sa kanya. Napaluha na lamang si Nathan. Kaagad niyang niyakap si Miranda at saka humingi ng tawad. Nangako rin siya na hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang ina dahil kailanman ay hindi niya masusuklian ang lahat ng sakripisyo nito. Magkasamang bumalik si Nathan at Miranda sa bahay. At noong matanaw sila ni Laura ay halatang galit na galit ito. Sinabi niya kay Nathan na kung hindi aalis si Miranda sa bahay na iyon ay silang mag-ina na lamang ang aalis. Kaagad niyang iniayos ang mga damit nila ni Rafael. Masinsinan siyang kinausap ni Nathan pero mukhang buo na ang kanyang loob. Dahil naiintindihan na ni Rafael kung ano ang nangyayari kaya siya na ang nakiusap sa kanyang mga magulang na ayusin sana nila anuman ang hindi pagkakaunawaan. Sa huli, nagrenta na lamang si Nathan at Laura ng apartment malapit sa bahay ni Miranda. Nang sa gayon ay palagi pa rin silang makabisita. Dahil malapit ang loob ni Rafael sa kanyang lola kaya madalas ay doon siya natutulog sa bahay nito. Naging maayos rin ang relasyon ni Laura at Miranda pero hindi na nila muling napag-usapan pa ang magsama sa iisang bubong. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.